Kamusta ka anime? Ito na ang episode 52 ng season 2 SLAMDUNK Fanmade na pinamagatang Japan B-League. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm bunking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Sa nakaraang episodes nga, nagpamalas nga ng lakas si Sakuragi at Hanagata na dahilan para makapunto sila ng dalawang sunod at makalamang sa team ng Hibayama. Malakas talaga, coach, ang kanagawa na yan. Kaya pala nahirapan sa kanila ang Osen Academy. Kaya dapat ayusin ng mga player natin ang laro nila. Dahil hindi basta-basta lang nakupunan ang kanagawa. Kaya nakakasigurado ako na hindi sila magpapatalo sa team natin. Wika nga ng isang player ng Hibayama. Ganun ba? Mukhang dapat hindi ko talaga sila maliitin na. Sa palagay ko naman, may ibubuga talaga sila sa laban. Ngising sabi ng coach ng Hibayama. At isa pa pala, coach, hindi pa naglalaro yung mga solid na player ng Kanagawa. Oras na pumasok ang mga yan, siguradong mag-iinit na ang laban. Muling sabi ng isang player ng Hibayama. Nasa panig na nga ng Hibayama ang bola at hawak na ito ni Aragaki. Biglang talim nga ng tingin ni Aragaki kay Mitsui. Sabay dribble nito ng mabilis at isang crossover ang ginawa niya. At sa pagkakataong ngayon, nalusutan niya ang depensa ni Mitsui. Sabay jump shot nito. Pero hinabol siya sa ere ni Fukuda at nagawa nitong masala ang bola. Dahil nawala sa pagkakaayos ang bitaw ng bola, ayun, sumablay ito. Nagtalunan nga sa ilalim si Ichinose, Sakuragi at Ozawa. Pero si Sakuragi pa rin ang nakakuha ng rebound. Wow! Ang lakas talaga ni Hanamichi! Hindi umubra sa kanya yung dalawang bakulaw ng Hibayama. Wika nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Pag-aharian ko ang rebound dito sa Japan B-League. Hindi kayo sa akin mananalo. Wika nga ni Sakuragi. Fast break, Hanamichi! Sigaw naman ni Miyagi habang tumatakbo ito. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Sakuragi at ibinalibag niya ang bola kay Miyagi. Sakto nga dito ang bola. Pagkakuha ni Miyagi sa fast break ni Sakuragi, dumiretso na agad ito sa court nila. Dahil walang humabol sa kanya, ayun, isang easy layup ang ginawa niya. At puntos na naman nga para sa team ng Kanagawa. Ang score ay 14-9. Lalong lumaki ang lamang ng Kanagawa. Malakas talaga tumalon yung number 10 nila. Di ko inaasahan na makukuha na niya ng rebound si Ichinose. Kaya pala, isa siya sa kilalang player sa distrito nila. Iba pala talaga ang galawan niya sa ilalim ng basket. Ngayon, napatunayan ko na. Dapat ko nang pag-aralan ang bawat gagawin niya. Wika nga ng coach ng Hibayama. Siya na talaga ang pumalit sa akin bilang rebounder.
kahanga-hanga ka sa Kuragi. Wala kang takot kung tumalon. Ang mahalaga sa iyo ay makuha mo ang rebound. Kaya naman madami kang napapabilib dito sa laban. Mahinang sabi nga ni Akagi habang nakaupo ito sa bench nila. Baba na agad! Kulot! Balik na tayo sa depensa! Aatake na ulit ang mga yan! Sigaw ni Sakuragi. Habang bumababa nga si Miyagi, sabay turo nito kay Sakuragi, sabay bulong sa sarili niyang. Nice rebound, Hanamichi. Muli ngang dumipensa ang kupunan ng Kanagawa. Alerto ang Kanagawa. Hindi sila nagpapabaya. Kung kanina, nasunod-sunod ng Hibayama ang pagpuntos nila, ngayon naman, bumawi ang Kanagawa. Sila naman ang umaarangkada. Magandang laban talaga ang masasaksihan dito. Hindi masasaya ang suporta ng mga tao sa magkabilang kupunan. Ngising sabi, i-coach Takato. Nasa panig na nga ng Hibayama ang bola at hawak na ito ni Ukita. Dipensa! Dipensa! Paulit-ulit na sigaw ng mga tagahanga ng Kanagawa. Huwag kayo magpapabaya, Hanamichi! Talunin nyo ang mga yan! Patunayan nyo na kayo ang malakas! Sigawan nga ng mga kaibigan sa Kuragi. Biglang pasa nga ng bola ni Ukita kay Ichinosen na nakalupos kay Hanagata. Pagkakuha nga ni Ichinosen sa bola, sabay spin move nito at isang hook shot ang ginawa niya. Yun nga lang, biglang sulpot ni Sakuragi sa harap niya at isang malakas na block ang inabot ni Ichinosen. Tumalsik nga ang bola at pabilis itong nakuha ni Fukuda. Pagkakuha nga ni Fukuda sa bola, sabay dribble nito. Pero biglang sulpot din ni Ukita sa harap niya at nagawa nitong ma-steal ang bola mula kay Fukuda. Sayang naman, kala ko makakapuntos na ulit ang Kanagawa, wika ni Takamiya. Inagis nga ni Ukita ang bola sa ere. Alam ko na yan, siguradong aliyup yan, wika ni Sakuragi. At yun nga, tinalo ni Ichinose ng bola at sakto ito sa kamay niya. Pero sinabayan siya sa ere ni Sakuragi. At isang block na naman ang inabot ng number 5 ng Hibayama. Bagsak nga si Ichinose sa sahig at lumabas ang bola. Grabe! Ang lakas nung may kulay ang buhok. High school lang ba talaga siya? Kung di ako nagkakamali, siya ang kinatatakutan sa high school pagdating sa ilalim. Ang balita pa, wala daw nakakagawa ng puntos sa ilalim ng ganun kadali pag siya ang nakadepensa. Kaya naman pala, hindi na nakapagtataka pa. Usap-usapan nga ng mga manonood. Huwag mong subukan, Bakulaw. Marami na akong nakaharap na malalakas at malalaki. At lahat ng mga yun ay pinahiya ko. Kahit sabihin nyo na isa kayong big team dito sa Japan Bilig, hindi yun magiging advantage sa inyo. Dahil dito mismo, sa harap ng mga taga-suporta nyo, ipapahiya ko kayo. Seryosong sabi ni Sakuragi. Yan si Sakuragi. Hindi yan magpapatalo. Lalo na kapag alam niyang mas malakas sa kanya sa ilalim. Kahit malapad at malaki siya, hindi ibig sabihin nun na matatakot na sa kanya si Sakuragi. Mas lalo pa siyang ginaganahan maglaro pag may nakakatapat siya na mas malakas kumpara sa kanya. Ilang beses ko na rin napatunayan sa sarili ko yan. Bulong ni Coach Takato sa sarili niya. Nice block, Hanamichi! Bati nga ni Miyagi. Tara na, depensa na ulit tayo. Huwag natin pabayaan na makalamang ulit sila. Wika rin ni Mitsui. Grabe nga ang pinakitang dedikasyon ni Sakuragi
sa laban. Makakabawi pa kaya ang Hibayama Academy? Yan na nga abangan natin. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!